Ang ating Ebanghelyo ngayong Lunes, ikalabing dalawang araw ng Pebrero, ay nagmula kay San Marcos. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, "Bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pakatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala." At sila'y iniwan niya. Muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating Faith Food Reflection ay nagmula kay Brother Selton Sindo. Himala o tamang hinala? Ang sabi nila, ako raw ay Bisaya. Wala naman silang ebidensya. Pasintabi po sa mga kababayan ko. Hindi dapat magtaka kung mahilig humingi ng tanda ang mga Hudyo. Reaksyon kasi nila ito sa maraming naglipa ng mga huwad ng propeta sa kanilang lipunan. Ang masaklap lang, maging ang Panginoong Hesukristo'y nais nilang ibilang sa mga ito. Ang Ebanghelyo ngayon nagpapatunay sa motibo ng mga Pariseo na humingi ng mga kamanghamanghang palatandaan sa kalangitan bilang pagpapatunay na si Jesus na nga ang Mesiya na kanilang hinihintay. Bistado na ni Jesus ang sarado nilang puso. Batid niyang walang sasapat na himala sa pusong sadyang may tamang hinala. Kung tutusin, wala nang dapat pang patunayan sa pag-iral ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng banal na kasulatan na gumagabay sa atin tuwina. Ang banal na Eukaristiya na sustansya ng ating katawan at kaluluwa. Ang pamayanang Kristiyano na humahamon sa atin upang maisabuhay ang mga aral ni Kristo. Ang kagandahan at kabutihan ng inang kalikasan na tumutustos sa ating buhay at kabuhayan at marami pang iba. Ito'y mga patunay na hindi matatanggihan at hindi kayang mabilang. Hilingin natin sa Panginoong Jesus na naway lagi nating makilatis at kilalanin ang kanyang presensya na laging nagliligtas sa atin. Sa mga sumasampalataya, wala nang kailangan pang patunayan at walang patunay namang sasapat sa mga sadyang nag-aalinlangan. Stuart Chase. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo po kami ng pananampalatayang hindi nag-aalinlangan hanggang sa aming masapit ang iyong kaharian. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.